Guys. Ah, dumating na yung pesa na tinanggal natin dito. Andito na, linuluto natin bago natin ano kainin. Ha, andito na naman tayo mga guys. Oh, tingnan niyo mga guys ha. Yung ano, pakulo pa lang po siya. Pamasin niyo po, hindi ba siya totally kumukulo? Pakulo pa lang, patay natin. Ayan. Ngayon po, pasinin niyo po yung ano, yung bago. Di ba po, nakanganga ano? Oh, nga. Yung luma, mga guys, oh, kailangan ng maraming uling dito. Baka hindi naman ano to, hindi naman magiging bulalo to. Oh, di ba, nagkano siya na-close, kaya ako nag-overheat. Hindi na po pinapakawalan yung tubig na galing sa cylinder head, sa block. Paikot-ikot na lang po doon. Hindi katulad po nito. Kung mainit na po siya, oh, di ba mga guys, yung sinabi kong aangat. Itong dito sa dulo, umaangat po niya, ni-close niya ito mga guys. Tingnan natin ha. Meron pong butas dyan mga guys. Para maktual natin. I-close na po yan. Para po yung tubig po. Di ba po na ganyan na po yan. Mainit yan. Hindi ko nawakan. Ituro natin mga guys ha. Ito. Yan yung nasa itatal yung check valve na yan. Kung uminit po, nakanganga po yan. Ang mangyayari mga guys, i-close niyo po yung butas na yan. Para po yung tubig, pupunta na po sa taas, dadaan sa baba. Engine to radiator, radiator to engine, radiator ano, tubig from engine to radiator, lower engine to radiator. Ganun lang po, paikot-ikot na lang po. Ngayon po, pagdating po ng cold start, naka-close muna po ito. Habang ano po, umaandar, kung nakuha na po yung tamang temperature, saka lang po bubuka, yung minaka-check bulb na yan, nganganga po niya, naangat. Ito naman po, bababa ito, para po yung tubig na nakulong, lalabas na po siya. Ito naman ang gagawin na po ito, i-hold ano na po yan, i-block na po ito. Itong butas na to. Meron kasing butas niyan guys. Silipin niyo po ha. Yan. Yung butas niyan guys, ito, i-block po nito. Kasi mga guys, kung ano, kung malamig ang makina, ito po, naka-open po ito. Hindi niya po i-block po niyan. Para po yung tubig, paganyan-ganyan lang yan. Paikot-ikot lang sa loob ng makina. Cylinder head block, pero kung ano po, kung katulad kanina nakanganga, blablak na po yun, lalabas na po yung tubig, galing sa makina, ilalagay na po sa radiator. Okay, sana naintindihan nyo po ito. Mamaya, ang gagawin natin, dahil linuto natin to, nakita nyo naman, ito, ayaw na pong ano, aangat, nganganga. Kaya kailangan natin ng ito, tatlong araw na mainit para maging bulalo. Dito na naman tayo. Pero po ito, nakita nyo lang po kanina. Ngayon mga guys, mag-ano na lang kayo. Ilagay na natin yung mga pyesa at mag-tetest na tayo sa normal temperature. Umpisa natin ang ano, tapos yung ano to, sabay natin to. Okay, mamaya, pag-umandar uli. O mga guys, nakakabit na lahat. Sabi ko, magpa-wander na tayo, pero baga magkalimutan tayo, yung binanggit ko rito na i-adjust, yung sa butterfly, sa throttle, yung tornilyo na yan, yun, yan, ang ginawa ko yan dyan, mga guys, ginawa ko dyan, sinalubong ko lang, ginamitan ko po ng ano, 7, dito po yun, ito po, yan, linawagan ko muna ito, yung may dilaw na yan, sa ko, linagyan ng, sinalubong ko ito, ito. Hiniit ko ito mga guys. Yan. Tapos, maglagay na muna tayo ng ano, ng top water. Mag normal muna tayo ng ano, ng temperature, saka tayo kung mag automatic na po yung panya, normal lang yung temperature, i-drain uli natin yung tubig. Lagyan natin ng coolant. Okay, kasi para hindi, kasi may mga leak mga guys, baka mamaya may leak, itapon natin yung tubig, masayang naman yung coolant. Kaya, gawin muna natin mga guys, top water. Pagkatapos, mandar na po yung normal temperature, i-drain natin yung tubig, saka tayo maglagay ng ano, ng coolant.
para safe po yung makina. Okay? Maglagay na tayo ng ano, ng top water. Tapos under na tayo. Oh mga guys, nag top water lang muna tayo. Lagay tayo ng ano, sabi ko nga po mamaya kung manormal natin yung temperature, magpanda na tayo. Saka tayo i-drain yung ano, yung tubig, lagay natin ng coolant. Kasi parang gurado, baka mamaya may leak, sayang naman po yung ano, yung coolant kung nagkaroon ng leak. Okay, ngayon, start! Magantay tayo ng ano. O, yun mga guys. Yung umiilaw na green, ibig sabihin po yung temperature niya po, malamig pa. Normal po niyan, ganyan talaga. Kung malamig po ang makina, green mamaya, mamatay na po niyan. Pagkatapos, kung overheat naman mga guys, pula po niyan. Yan po yung ano, yung nakita ni sir na ano, na nag-signal, nag-temperature signal overheat pula. Okay, yan, wala na nga guys. Antayin natin na ano, mag-automatic po yung ano, yung auxiliary fan kung normal na po siya. Tapos mamaya mga guys, kung mag-automatic na po yung ano niya, yung pan niya, normal, natama na yung cooling system niya, yung temperature normal, i-drain uli natin yung ano, yung tubig nga, palitan natin ng coolant. Okay? Yan mga guys, minor niya nasa 800. Habang inaantay natin na ano, na mag-automatic yung pan, sinalangan na lang natin ng ano, ng scanner para sigurado. Yung temperature niya, yung ETC niya, engine ko lang temperature. Yan mga guys, 88. Antayin natin na mag 90 plus. Saka mag-automatic yan. Pwedeng 92, 93, 91. Depende po kung yung system po ng, ano, ng temperature nito. Kasi may kalumaan na rin po. Minsan po kasi, dahil po sa mga wire po, matitigas na, hindi na po nakukuha yung accurate. Minsan po na didelay na. Okay, ganun lang mga guys. Oh, kung agree po kayo sa sinabi ko, comment lang po. Pero ganito mga guys ang ginagawa ko rito. May mga upload rito ng mga board. Yan, 92, 90, 91. Ganito rin ginawa ko sa board. Yan. May wonder na! Ayun, nandun si Mrs. Ngayon mga guys, umaandar na siya. Punta natin, antayin natin na mag-automatic. Yun. Antayin natin na mamatay mga guys. Yan, mamatay na mga guys. Yan po yung, ano, yung standard proseso. Yan yung standard na ano po na pag-test po ng ano ng water temperature. Antayin nyo po na mag-automatic. Pagkatapos ng automatic, antayin nyo natin na mamatay na hindi dapat hindi naka-aircon para alam po natin. Ganun din po yun. Kahit hindi naka-aircon po yan kung hindi po sira ito. Engine po lang temperature. Ano po yan? Mag-automatic po yan. Pero kung sira po yung mga guys, ayaw mag-automatic. O ngayon mga guys, dahil sabi ko po kanina, kumpletuhin na natin yung ano, yung air cleaner, lagyan na natin ng coolant, mag-drain na tayo, kaya siguro mga guys, hanggang dito na lang po tayo, pero alam nyo mga guys, ulitin natin, kanina, balikan natin, ito yung pinalitan natin, dito, ito yung linuto natin, yan, umandara naman yata. Yan, umandara naman. Ito lang po ang pinalitan ng mga guys. Sabi ko nga po, sabi yung may-ari, di ba po, bago niya, bagong kuha niya po ito, mga 3 months, sabi niya, nagtanong-tanong daw, sabi daw, baka cylinder head gasket na. Sandali lang ko, sabi natin, sir! Sir! Excuse, ha? Hindi, sir. Ayun, sir, napakatumasin siya na po, ha? Kasi kumakain siya, sir. Dala niya, pamilya niya. Ngayon po, automatic na po siya. Si sir. Pasensya na po kayo ha, kasi kakain sila dahil dito na sila nabutan ng ano. Ngayon po, makita natin kay sir na ano, kasi wala po siya kanina, bumili ng ano. Antayin natin sir na ano, na mag-automatic po ito. Para kung mag-automatic po, kusang namamatay, kung namamatay na po, yun po yung standard na ano, ginagawa ko po rito. Lalagyan natin ng coolant kayo niyan. Tapos, kumpletuhin natin to.
Dala natin sa saglit lang yan, sir. Kung umandar na po niya, no, mamatay uli, tapos andar uli, ganun lang po yun. Hindi natin rinerekta yung ano, yung ETC, yung engine coolant temperature niya. Kasi minsan po kasi mga guys, kung nag-overheat yung makina, rinerektahan nila. Mali po yun kasi po, magsasaber po yung ano nyo, yung auxiliary pan, walang tigil po yung ikot. Baka po mabutpod yung carbon, o lalong magloko po yung makina. Kaya, ganun lang po. Sabi ko nga guys, sabi nga ni sir, nagbabasa-basa doon sa mga ano, sa mga post. Baka daw, ano sabi din sir? Baka ano daw to? Baka sabi mo, baka cylinder gasket na. Baka overall na. Oh. Kaya mga guys, napaka-importante po ito sa makina. For protection po sa ano sa overheating. Ito po yung ano po, ito po yung thermo niya, thermo yung ayan nag yan, okay na sir. Ayan po. Yan lang muna natin sir. Mamamuyan ko sa mamatay po niyan. Ano po, siguro po niyan almost mandar po niyan mga 1 minute. Wala pa po. Yan, namatay kasi pusa. Yan. Okay, sir. Thank you. Okay. Ganun lang mga guys. Sabi ko po, ito po, napaka-importante. Ito po kasi yung naging problema dito. Tapos ito. Ayaw mag-automatic yung pan. Tapos ito, ayaw magbukas dahil sa tinakbo niya po na 200,000. Ito lang po naging problema, kaya huwag na tayong magdaldalan, magpaalam na tayo. Okay, don't forget to subscribe, like and share. Maraming salamat.